natin o si Madam Venus dahil doon sa secret na ibinigay ng isang Valir. Nao, no, mga kaibigan. So, for that performance, nagkaanuhan ka agad. Nagkasubuan lang. Nakaambahan lang din mga kaibigan. Nagsigamit na rin, nagamit ng flicker dito ni Kuya Yuzong pala natin ha, sa bottom lane. So, maaga yun. Maaga-aga nga to. Next time, pwede na siyang patayin pagka nagkabitawan. Pero, uy. Ito kasing, itong Yuzong, pinractice kasi nito nila ito, nila Dilar, tsaka nila Jay, yung Yuzong and Thamus. Kung sino nga bang mas malakas. Pero apat dito sa bottom lane, nakakuha pa ng isa. Pero tingnan natin kung si Shosho mamapatay na rin. 2-4-1-3 o 1-4-1-3 lang pala yung nangyari dun. Pero medyo nahirapan at napatay pa nga si Dilar sa pagkakataong yun. Isipin mo apat sila. It takes four para sa mag-isang Thamus na yun. Para sa isang palit. Oo, sa isang palit. So medyo nadelay nga lang din dun ang Onyx PH if ever. Kasi yung YSS tuloy pa rin ang pagpa-farm sa middle lane, 'di ba? So ngayon, maaga siya nag-level 4. Oo, maaga-aga nag-level 4 din, ha. Nakitaan, kaya nga nakapag-ultimate siya dito at nakita agad yung apat na miyembro ng Onyx PH dito sa bottom lane. Siguro kinuha na lang din nila yung backshot to counter out the Esmeralda, pero tignan mo yung ultimate dito na vacuum pa nga ni Madam V. Napatay pa nga rin, tignan natin si Dealer kung mapapatay nga ba. Napatay na naman sa pangalawang pagkakataon si pare natin Dealer, pero oh my Venus, sasalo ng damage dito. Tignan mo, naman yung binigay na damage, patay agad Zeus. Yata, yeah, bowlers din kaagad mga kaibigan, nakita nyo naman din yun, RRQ with that 2 kills again and second death na rin yun ni Kuya Dealer natin. Nakakabuhay pa lang yan mga Bestop, hindi pa nga siya nakakabalik sa baba kanina, napatay ulit. So, okay lang, tingnan natin, Onyx PH, RRQ, hindi rin naman matatawadan ng team ng RRQ, napaka-agresibo nila so far sa early stage game. Tingnan mo naman, umi-invade din kagad sila dito ng orange buff against Onyx PH, mukhang magkaabakbaan na naman, ladies and gentlemen, naupo, nagkakitaan, pero disengage na lang muna, taas si Baksha, si Albert, at saka din si Uranus, naupo. Grabe yung ano, yung pressure na binibigay ng RRQ sa Onyx PH ngayon, no? Kanina, early stage of the game, nung gusto nilang kuwanin yung lead under, nakita mo na yung apat na team ng RRQ dun eh. Ayaw talaga nilang magpakuha ng kahit isang objective. So yun yung ginagawa nila to secure that one, talagang aapatin, lilimahin. Pero tingnan natin si Dilar kung susubukan nga bang kuwanin 8-2-4 ng Zuzona dito. Pero siguradong makukuha na agad ang Turtle, has been slain by YSS. Pero 8-2-4 na iwan ng bahagya. Naku si Bliss, tinamaan, nag-bless si Madam V. Kay Bliss dun sa mid lane, naku po. Nadali, feeling blessed nga yun mga besties. Pero another one dito, buff has been secured. Si Jay with that ejector, disengage na lang din mga besties. 4-2 ang ating score. First tower, this has been destroyed by RRQ sa middle lane. Maaga yun ha. Maaga yun sa mid lane. Maaga yun sa mid lane. And talaga yung bottom lane, si Dealer din, medyo nahihirapan eh. Kasi level 6 na rin yung Yuzong. And yung Yuzong nakatapat niya, inadadalawan pa din nung mid lane. O nabibaby nung mid lane ng RRQ. Yes, mga tropa peeps. Sa mga nagtatanong dyan, ito po RRQ Indonesia yan mga besties. Kitang-kita nyo naman yung plug dito sa overlay natin. So, Onyx PH yung Pinas dito. Tingnan natin, syempre ako naniniwala ako, Pinas malakas. Eh, kaso nga lang, what we see is what we say. Lamang ang RRQ, mga bestie wap. Hindi biro, pati sa gold, 3K gold league kaagad din, no? Early pa lang naman yan, hindi pa natatapos yung laro, mga kaibigan. Huwag kayong kabahan kasi syempre ang mga artista, ang mga bida, nagpapabugbog sa una. Pero tingnan natin dito sa taas, Skylark. Eh, naku, napatay pa pala sa bottom lane yung isa doon, Dealer. For the third time around. Tapos hindi sila nahihirap. Katulad ng sinabi ko sa iyo pre. Ano eh, nababantayan o nabibaby nung mid lane yung bottom lane. Oo, nao. Mukhang babying baby. Kamo talaga din. Dito ang isang Yishan Shin. Laging may backup na ano. Laging may backup na Valir si Kuya Bless natin. Pero eto na another one. Sa middle lane lang din. Susubok pa pag-push ang Onyx PH. But it's a no. And I think they have to defend this bottom lane. Ladies and gentlemen, eto na. Uy, si Jay napalaban na agad mag-isa. But there's a flicker out. Here comes Bless. Pasok in na lang din naman mga kaibigan. Ejector na po. Si Jay patay na naman mga kaibigan. And another one. Yung dragon dito. Naupo. Laban lang. Venus has been taken down as well. And for that na Onyx PH is on the bad side ngayon ng game number 1 mga bestie wap. Oh, sa ngayon nandun sila sa point na kailangan pa nilang bumawi sa mga errors na nangyari. So, yung bottom lane, sabi na natin Dealer talaga nahirapan doon, guys. Sobrang nahirapan si Dealer kasi ang nangyayari is a 1-1-3 setup coming from RRQ. Hindi sila nagfo-focus sa mid lane. After nilang mabasag yung mid lane, dumiretso na sila ng bottom lane para makuha yung dalawang tore dito. Pero vacuum na ibigay ni Madam V. Tingnan natin to si Skylark, ibapalag nga naman din. And ayun, pangalawang beses na vacuum dito. Iyak no naman. Tingnan natin kung makakapatay nga ba. Susundan ng mga bagay-bagay pero medyo makapal yung mga minion sa bottom lane. Kailangan nilang i-clear muna 'yan ng matindi.
Oh, Kuya Herb, ako po. For this, wala pang napupush ang mga tropa natin sa Onyx PH, mga ibigan. 6-minute game time na tayo dito. Left behind sila sa gold pati sa killing score. Ngayon, may carry dito ang Onyx PH. Kailangan ito magpataba na magpataba. Eh, ang problema, meron ding Jisan Shin, yung RRQ. Ang sakit din yan. Pagka, tumataba din. Tumataba no? din. Oo, yun din yun. So, baka pagka nagkalit game man to, mas masakit yung ano, Jisan Shin. Baka, mas mauna siya makapag-farm eh. Sa ano, ang kalamangan kasi ng RRQ dito sa Yuzhong nila, kasi pwede siya mag-engage agad eh. Pero katulad na sinabi mo, pagka nakapag-farm yung carry, sasaglitin niya lang yan eh. Basic lang yan para sa kanya eh. Pero oops, nakapag-flicker out pa nga yung dalawang tropa natin sa top lane. Pero ayos naman yung vacuum dito na ni Madam Venus. Napapahirapan niya talaga si Bless. Ang problema lang, medyo masakit na rin yung mga damage na ibinibigay dito ng RRQ. So top lane, mid lane, bottom lane, talagang already pressured for the team RRQ. And 7-2 ang ating score. 6K gold lead agad para sa RRQ. Medyo sa una, nalulugi ang Pilipinas. Pero okay lang yan. Hindi pa tapos ang laban. Alam natin ang Onyx PH, grabe rin naman mag-hold sa kanilang mga lane. Tsaka yung ano nila, yung patience nila, ikakaiba rin naman talaga. Exactly, mga best up. So, eto na, nakupo. Ang engagement na naman si Wise, pero hindi pa ganun kasakit, mga kaibigan. Yung carry, another ejector. Uy! Unstoppable force talaga. Hindi na tao sabay, ulti lang din para dito kay Yisan Shin. Jay, wala ng buhay. Running out of life with a flicker out, ladies and gentlemen. Nakataas pa, buhay ang bata. Kuya Jay, isa lang ang nakuha nilang kill doon. Pero okay na rin, at least slowly but surely, ang importante umaba. Nakakapitas. Oh, ang importante nakakakuha, kahit hindi ganun karami, onti, kahit onti-onti lang, pag yung onti-onti na yun, biglang nagsunod-sunod para sa RRQ, kaangat naman yun ng Onyx PH. Pero ngayon, yung RRQ decidido sila eh. For the game number 1 na hindi na nila pahahawakin na lahat ng objectives eh. Oo, talaga yung mga objectives amin na to, di ba? Huwag ka nang sumabay po. Oh, pero naku po. Akala ko mapapatay. Nabigyan ko. Akala ko mapapatay yung pay. Pero item check nga tayo direct dun sa ano, sa YSS. Uy, BOD na rin pala with the 6.9 6.6k. So medyo masakit na rin yung damage talaga nung isang ano, nung isang YSS dito. And yung Yuzhong, hindi rin papawali Bloodless Axe, Queen's Wings, tapos pabuo na rin siya dito ng BOD if ever. So, talagang nahirapan sila dito. 4.9k naman ang isang carry with the Endless Battle. And Uranus okay rin naman. Thams okay din naman kahit papano. Nakakakuha at nakakakuha pa rin sila ng item. Nahirapan lang talaga sila sa early stage of the game. Grabe, grabe mga besties. Titingnan nyo naman, sobrang agresibo ng RRQ. For this game number 1 mga bestie wap. And for the Onyx PH naman, talagang kapit muna sila sa cellphone. Kinailangan nila dito bigyan ng space si Kari muna so far. No. Kasi yan pag si Wise nagwala mamaya, talaga namang ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Ang kailangan lang earlyhan lang, no? Earlyhan lang talaga sila, early stage of the game na lugi talaga sila doon. Pero kilala natin ang Onyx PH na ano eh, masyadong patience sa lahat ng bagay. Hindi sila nagmamadali. Alam nila na nalugi man ng early stage of the game, pero hindi sila papatalo pagdating sa gantong laro, mga kaibigan. So, kalmahan nyo lang. Hindi pa tapos ang laban. Huwag kayo agad magdikta kasi alam ko nga eh, malay mo, diba? Alam ko na Onyx PH pa rin ang pwedeng magwagi dito if ever na tumagal tong larong to. Kalmalicious lang mga tropa peeps. So this time, uy, yung ganda pang vision din yan ha, yung ulti na ni Yisan Shin ginagamit. Saka masakit pre. Oo. Masakit pre, di ba? Masakit yan, no? Nako po. Medyo mahirap nga naman to for the team Philippines kasi ngayon, kanina 6k lang, ngayon 9k na. Ang kalamangan, yung pressure nandun talaga eh, hindi na maalis dito sa Onyx PH. And mukhang eto na si paring Yuzhong, pinakawala na ang Dragon Dealer na naman ang kanyang napili dito. Si Bless mukhang magbi-bless pero knock-up naman para sa kanya. Tingnan natin kung makakapatay nga ba Iyakno dito. Laban sa apat, makakatakas nga ba pero shutdown na isahan. Pero tingnan natin kung makakapatay pa nga ba. Wise, phantom step lang sa gilid. Oh my Venus, ang natira. Jay naman dito, mukhang mag-unstoppable force pa. Meron na knock-up yung dalawa, mukhang maubos pa ang Onyx PH dito. Jay, tinamaan pa din. Patay, isa na lang ang natitira. Naku po, Wise na lang. Nag-isang de-depensa si Kari dito ngayon, mga besties, at baka marekta pa ng Onyx PH. Ay, Onyx ng RRQ, ang base ng Onyx PH, ladies and gentlemen. Ayun na! Ayun, nastikeran pa sa mukha, ladies and gentlemen. For that game number 1, will go to team RRQ.